sa inyo. Dahil showbiz tip lang kami kami. Ang hikbi ng mga musbos ay umaalingaw-ngaw hanggang sa pagtanda. Lalo na sa showbiz kung saan ang mga artista ay dapat palaging masaya. Ngayong gabi, ang hikbi ng mga musmos at dating musmos ng mga artista. Ako po si Ricky Lo, showbiz trip lang may kaya. Ang aking DPA ay sinusundan ng isang musmos dating artista na nuknukan ng taray. Ngayon ay ang actress. Outspoken ang actress na to, pero with a heart of gold. One time, nagpunta ang isang ginang dun sa set ng kanyang taping. Nagbebenta ng mga booklet, yung para ba sa mga prinsesita sa school at sa mga ganitong projects. Lumabas ang pag-heart of gold ni young actress at nangakong bibili ng isang booklet. Pero ito nang nangyari. Nung nakita yung pangalan ng candidate, biglang hindi siya bumili ng booklet. Ang pangalan, alam niyo kung ano? Jeneline Mercado. Pero hindi siya yung artista, ha? Kapangalan lang nung Princess Rita candidate. Alam niyo na siguro kung bakit hindi siya bumili at kung sino siya. Si Eunice at si Yasmin, ang gumaganap na charming, ang anak ni Bakekang. Si Eunice ang maliit na charming at si Yasmin naman ang dalagang charming. Mahal natin sila dahil inaapi sila sa Bakekang. Pero lalo kaya natin silang mamahalin pag nalaman natin ang pinagdaanan ni Yasmin at ang kasalukuyang pinagdadaanan ni Eunice. Una niya tayong pinaluha nang gampanan niya ang role ng Batang Charming sa telenovelang Bakekang. Ngunit mas naantig ang ating kalooban sa totoong kwento ng buhay ni Eunice Lagusad. So, kumusta na ang Batang Charming? Okay. Eunice, di ba? Apo. Ano yung pagkakawig ng buhay mo at saka si Charming? Palaban po. Ah, palaban? Opo. Sa papanong paraan? Pag inaaway ako, inaaway ko rin po. Ah, Eunice, bata ka pa lang, marami ka na pinagdaanan, ano? 8 years old ka, di ba? 8 years old pa lang, ano? Opo. Ang dami ng pinagdaanan, parang si, ano, si Charming. Mas makulay ang buhay mo kahit sa kay Charming, di ba? Sanggol pa lamang si Eunice nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Lumaki ang Batang Charming sa piling ng kanyang ina at lola. Sa tingin mo ba mahirap lumaki ng walang ama? Kasi mag-isang anak ka lang, di ba? Opo. Mahirap ba yung lumaki ng walang ama? Hindi naman po kasi ano naman po si mama sa akin eh. Lahat naman po ng hinihiling. Close kayo, ano? Opo, lahat naman po ng hinihiling ko, binibigay niya naman po. Alam ba ng papa mo na sikat ka na ngayon? Opo. Nanonood ba siya ng Bakeka? Opo. Wala ba siyang sinasabi sa'yo, pinupuri yung acting mo, o wala ba siyang hinihingi, pabiro na... Wala po eh. Kailan kayo huling nakita ng daddy mo? Nung isang araw po. Ay, isang araw? Nagkikita po kayo? Opo, nagpunta po siya sa amin. Opo. Ah, pero usap na sila ng nanay mo? Opo, pero hindi pa rin po sila batik. Siguro po, wag na po ang tanongin tungkol ay, dyan. Okay. Kasi po, palagi na lang ako naiiyak eh. Ilan sa kanila ay nag-aral pa sa abroad. Congratulations sa inyo lahat. Ngayong linggo, ang mga bigatin. Hindi mo talaga masasabi ang kapalaran ng tao. May lalaitin. Alam mo namang wala kang kwentang tao. At ang dalawang taong walang halaga'y pagsasamahin. Hoy! Hoy! Hoy, miss! Super Sunday na. Kasama ang Super Rookie pagkatapos ng Kay Susan Tayo sa GMA. Si Crystal, magdadrama. Ang galing naman umiyak nitong batang ito. Charming, mabubuking. Si Awa! Nagaganda ang cast ng Atlantica. Paaahunin. Concert queen, may divang kagagandahin. Pwede ba mag-kiss kay Bossing? Bossing, may kakising scene. Oh. Eh, bakit nga ang lakas ng appeal niyo sa babae? Aba, hindi ko alam. Siksik, liglig, at nagumapaw sa exclusive chika dahil... Susan tayo. 3 anniversary special lang naman. Hindi ko na umaga yan. Ano ang freedom? It's no dandruff kahit kapiting. But I'm free to shake it. Palmolive Naturals Anti-Dandruff Therapy with eucalyptus and tea tree oil. Its clinically proven formula removes bacteria and...
Sa murang edad ni Eunice, alam na ng bata at naiintindihan ang nangyayaring gusot sa pagitan ng kanyang mga magulang. Nabigla ang lahat nang minsan siyang magbuhos ng kanyang emosyon sa programang Star Talk. Okay lang yan. Ayaw mo sa daddy mo? Ayaw mo po kasi sinaktan yung kaba ko. Sinaktan niya, ma'am. Paano ka na-apekto nangyayari sa parents mo? Damdam na damdam mo. Naramdam ako na nasasaktan ka pa. Apektado ka, no? Pero gusto ko rin ba magkaayos ang parents mo? After nangyari yan, gusto mo magkabati sila. At huwag na mag-away. Siguro po wag na po ang tanong yung tungkol dyan. Kasi po palagi na lang ako naiiyak eh. Oh, sorry. Siyempre maganda kung ang papa mo at saka mama mo kabati. Di ba? Ayaw mo nang gano'n? May papa ka doon sa bahay? Hindi naman po siya doon nakatera. Simula po nung baby ako eh. Anong masasabi mo sa kanya? Papa mo? Ang masasabi ko lang po sa kanya, manahimik na lang po siya, maging masaya po siya sa kanyang asawa. Paano pinapasaya ang nanay mo? Nilalambing mo ba? Opo. Paano mo siya lambingin? Sabi ko po sa birthday niya, bibigyan ko siya ng gift. Anong balak mo ibigay sa nanay? Yung lola ko po kasi gusto ng hikaw. Ah, hikaw? Opo. So, yun ang bibigyan mo sa lola mo? Opo, kasi favorite niyang color yung green. Ang mensahe ko po sa kanya, thank you po sa pag-aalaga sa akin. Mula po baby ako. Doon sa lola mo na nag-aalaga din sa'yo? Thank you po kasi nung panahon po nawala yung daddy ko na hindi po binibili yung gatas ko. Ah, talaga? Opo. Thank you po sa pagbibili. Pumanaw ang ina. Iniwan ng ama. Inabuso ng madrasta. Tipikal na kwento ng batang Cinderella. Hindi nalalayo sa storya ng buhay ng Starstruck Batch 2 Ultimate Survivor na si Ryza Senon. Ryza, ilang taong ka nung pumanaw ang mami mo? 3 years old. Ah, 3? So, anong klaseng childhood mayroon ka na wala ang mama mo, ang daddy mo nasa abroad? Kulang. Parang may kulang. Kahit sabihin natin na mahal ako ng lola ko, mahal ako ng mga tita ko, tito ko, parang kulang pa rin po. Kasi iba pa rin yung love ng parents. Ang father mo, may ibang family na? May na-meet po siya sa Taiwan. Sa Taiwan? Pero Pinay din. Kasi dati po, yung umuwi yung daddy ko, parang kinuha niya kami. Kasi iniwan niya kami uli doon sa stepmom namin. Naghiwalay na po sila. Wala mang mga magulang sa kanyang tabi, isa-isang naabot ni Ryza ang kanyang mga pangarap. Pero matapos manalo sa Starstruck, hindi pa rin happy ever after ang kwento ng batang Cinderella. Dito na nag-umpisang madikit siya sa iba't ibang intriga. Just recently, isang matapang na Ryza ang nakita natin sa ilang pahina ng High Magazine. Dito niya idinetalye ang naging iringan nila noon ni Jeneline Mercado. Doon sa interview mo sa isang magazine, hindi ka ba natakot na baka balikan ka ni Jeneline? Dami mo sinabi doon. Hindi kasi po, dati pa yon. Parang yung writer, binalikan lang niya. Parang tinanong niya kasi anong na-feel mo. Parang sabi niya sa akin na eto na yung time mo para ipagtanggol naman yung sarili mo. Bakit dapat may pagtanggol yung sarili mo? Kasi, may ginawa ba sa'yo si Jeneline? I mean, kasi dati po, yung Mark and Jen, as in, ako yung naging masama. Ako po yung wala pong nagtanggol sa akin, ganyan. So, parang feeling ko, ako yung may kasalanan, ganyan. Kasi ako yung biniblame sa lahat, eh. So, nililigawan ka ba ni Mark? Hindi po. Naging close lang po kasi kami ni Mark noong time ng Love Struck. Inaasa mo ba si Mark? Hindi po. Siguro na mi-misinterpret lang po ng ibang tao yun. So, kung may babalikan kang araw ng musmus ka pa, ano yun? Yung hindi pa siya namamatay. At 3 years old, meron kang memory? Ano kwento lang po sa akin? Na kasi po yung mami ko, may hiling mag-bake. Oh. Tapos yung every
birthday ko daw po, siya yung nag-bake ng cake ko. Ah, siya nag-asikaso lahat. Kung nandiyan ang father mo, Sarah, po, ano sabihin mo sa kanya? Bira kayo magkita. Opo. Bira kayo mag-usap. Ano yung mensahe gusto mong ipaabot sa kanya? Sa kanya, ano po, miss ko na siya sa ka. Love ko siya. Kasi yun po ang hindi ko masabi sa kanya. Kahit kausap ko po siya, kapag siya sabi niya, oh, miss na kita, ganyan, sasabihin ko lang, thank you po. To your mom, narinig ka niya ngayon, di ba? Ko po, sana nandito kayo para pagtanggol ako, ganun. Ayan, miss ko na po siya. Saka, sobrang nagkulang na po talaga yung buhay ko kasi nawala siya. Halos magkatulad ng pinagdaanan sa buhay ang gumanap na bata at dalagang charming sa Bakekang. Gaya ni Eunice, may mga mapapait ding karanasan noong kanyang kamusmusan si Yasmin Curdy. Yasmin, kumusta ang childhood mo? Parang you spent most of your childhood in Lebanon? Kuwait. Kuwait. 1 year old, pumunta na ako doon, tapos nagkagera, so bumalik ako dito. Ang dad mo is Lebanese? Lebanese ang dad ko. Lebanese? Mm-hmm. So ang relationship with your father, Lebanese father, okay naman? Okay naman. Walang po. Cultural conflicts or whatever? Ay, marami. Sa mom at dad ko. Culture pa lang po, ibang-iba na. Like, my dad wants me to be Lebanese and born ako sa Philippines. So, my mom wants me to be Filipino naman. Siyempre, nagiging problema kung saan ako magsistay sa mom ko, sa dad ko, pag nag-aaway sila, ganun. Ba't pag nag-aaway ba sila, nag-iwalay? Hindi, parang, mom ko gusto pumunta ng Pinas. Laging ganun. Ah, ganun. So, pupunta na ako ng Pilipinas. Ayoko na dito, ganun lagi si mama. So, ano pa? Lagi ako yun nasa gitna na parang, buti na lang nga, only child lang ako eh. Ah, Yasmin, ang buhay niyo ni Charming, parang may pagkapareha daw. Yung buhay ni Charming yung bata, kasi like... Parang ina-api siya, no? Yung nakita niya before yung dad niya na, yung nakita niya yung dad niya na sinasaktan sila, ganyan-ganyan. Before kasi, nung bata ako... Oh, sinasaktan ba ng... Dati, may time na parang nag-aaway si mama at si papa, tapos sasaktan niya si mama. Ano naging feeling mo noon? Galit ako sa tatay ko. Tapos parang hanggang paglaki ko, yun na lang naiisip ko na sinaktan niya. Siya? Lagi ko inaaway ang dad ko. Hindi, Yasmin, ang daddy mo left for the States 5 years ago, sabi mo? Yung bang last time nakita kayo? Last time na nakita ko. Never can nag-usap sa phone? No, pero... Pero alam niya, sikat ka na ngayon. Artista ka na. Nalaman niya na. So, anong mensahe mo dun sa mami mo na nandyan sa'yo? Siyempre, gusto ko mag-thank you kayo, mama, kasi tinanggap mo ko na maging artista ako kasi ang saya-saya ko po ngayon. At hindi ako pinilit ang mom ko, ah. Ako pa namimilit sa kanya para maging artista ako. And sobrang happy ko ngayon dahil na-fulfill ko yung dreams ko. At dun sa daddy mo, nun sa Texas, na 5 years mo lang hindi nakikita? Miss na rin kita. Kahit ang mangyari, di ba, tatay pa rin kita and alagaan mo yung health mo. Always take care of your health. Kapag iniisip natin ang bad girl image ni Iwamoto, hindi natin maiwasang itrace ito sa kanyang kamusmusan. Ano nga bang nangyari sa kanya? 3 taon pa lang si Iwamoto nang iwanan sila ng kanyang amang Hapon. Bagay na labis niyang dinamdam magmula noong siya'y musmus pa lamang. Masabi mo bang happy ang childhood mo o hindi? Hindi. Ay, hindi? Bakit? Sabi ko sa sarili ko before, makukontento na ako pag buo na pamilya ko. Kasi talagang pinapangarap ko dati pa na sana mabuo yung pamilya ko. Pero ngayon na, ayan, okay naman yung stepfather ko, mabait naman po si Papa Jerry. Kahit pa paano, nauunti-unting nakukontento kasi napupunan niya yung pagkukulang ng tatay ko. Ah, okay, ano? Ano yung pinaka-painful experience pinagdaanan mo? Pinaka-naalala ko yung gumagraduate ako ng elementary, preschool. Lahat ng kaklase ko, nandun yung mga tatay nila. Tapos ako, sabi nila, oh, Aileen, nasan yung tatay mo? Ha? Wala akong masagot. Kasi ang alam ko yung tatay ko, nagtatrabaho lang sa Japan. Pero ang recently na naririnig ko, may bae na tatay ko, ganyan-ganyan. So, masakit yun sa akin. At saka yung time na I tried magpakamatay. 3 years old pa lang ka nung umalis siya, di ba? Yung bang nahilang kung bakit naging pasaway ang tawag sa'yo? Siyempre, hindi mo naman maiwasan magawa kang mali. Pero, ayun, sa akin, sa nangyari naman sa akin, I learned from my mistakes. Ah, maganda yun. At least, ngayon, natutunan ko maging mas mabuting tao. May mga lumalabas sa balita na, ay, awan kong totoo, no? Na yakuza daw ang father mo. Yeah. Ah,
pa, nakangiti ka pa, no? Hindi ko po kasi, yun naman yung personality niya. Nakulong ba siya? Bakit siya nakulong? Japan. Sa Japan? Sa Japan. Ngayon nakakulong po siya. Ah, nakakulong pa siya ngayon? In 10 years pa. In Japan. 10 years pa siya doon. May balak ka bang dalawin siya? Actually, oh, dati ko pa po yung plano. Gusto ko pag nakita niya ako. Yung meron na ako may pagmamalakas sa kanya na eto na ako, meron na akong ganito, may ganito na ako, natutulungan ko na yung sarili ko at saka yung family ko. Yun yung gusto kong makita niya. Para at least, pag alis ko doon, hindi na siya mag-aalala sa akin. Anong mensahe mo? Una muna doon sa mami mo. Salamat kasi kahit may mga pagkukulang ako, ikaw pumupuno. Kasi nandyan ka. Nandyan ka para sa akin. Tsaka salamat dahil nanay kita. Sa biological father mo naman nasa Japan ngayon. Sana makita ulit kita. Miss na kita. Tsaka mahal na mahal na mahal kita. Bigyan siya ng new Vaseline Dandruff Care Shampoo. Tested by our international hair health experts. Fights germs that can cause dandruff dahil may germ-fighting formula. Para ang hair and scalp, healthy! Ang pinakamalalaking pangalan. Ang produkto ng Starstruck ay dapat palagi makisig at masayahin. Pero sina Leon Ignacio at Mike Tan ay may mga mabigat na pasanin na dala pa mula sa kanilang kamusmusan. Hindi ikinakaila ni Dion Ignacio ang kanyang mga pinagdaanan bago sa maging isang artista. Lumaki sa hirap si Dion at sa murang edad natuto na siyang kumayod para maitaguyod ang kanyang hikahos na pamilya. Yung nanay ko, nagtitinda lang siya ng ulam dati. Tapos dun, pag nagtitinda siya, dun kami nakakuha ng pangkain namin. Pag di siya magtitinda, parang wala. Kailangan niya mangutang, ganun. Kaya mas malaki ng difference before tsaka ngayon. Malaki na nga ang pinagbago ng buhay ni Dion. Pero para sa kanya, parang kulang pa rin dahil mula pagkabata, hindi man lang niya nakita ang kanyang tunay na ama. Gusto ko siyang makita kahit makita ko lang. Pero hindi ko na siya nakita. Kahit sa picture. Merong picture pero nawala. Kasi alam mo, may na-meet ako. Sabi niya sa akin, alam mo, pinsan kita eh. Oh, baka. Tapos ako naman, tapos tinanong ko yung isang kasama niya. Sino ba yun? Si George yun, George. Ano yung pelido? Sabi niya, George Pacheco. Oh, edi pinsan ko nga yun. Kasi father ko talaga, Pacheco eh. Tapos yun, kinuwento niya sa akin na ano daw, kapatid daw siya. Di ba yung tatay ko, yung kapatid ng tatay ko na lalaki. Yun ang tatay nun, yung George. O Espanyol, matangkad, tapos medyo kulot. Tapos kahawig ko, parang pinagbiyak na boom. Pero wala akong lakas ng loob na hanapin siya. Mike Tan has his own share of sad childhood experiences. Isa na marahil dito ay ang pagkakasakit ng kanyang ina. Although meron kahirapan, I mean, meron talagang hirap sa buhay, may pinagdadaanan talagang hindi masarap. Hindi ko talaga kinakaya. Tapos, noong nagkasakit si Mama, yun, medyo mahirap yun para sa akin. At least ngayon, magaling na si Mama. Pag ganun lang, basta ayoko lang napag-aanohan yung pamilya ko, yun lang talaga yung mahirap sa akin. Hindi rin naging madali para kay Mike ang desisyon niyang iwan pansamantala ang kanyang pamilya. Umalis si Mike sa kanilang bahay dahil sa madalas nilang hindi pagkakaunawaan ng kanyang ama. Ito na yun, yung huling away namin ni Papa. Siyempre, kumbaga yun na yung nag-trigger para maghiwalay na eh, para humiwalay na kami. Kasi dati medyo napag-uusapan na yung paglipat namin. Kaya lang, siguro yun lang talaga yung nag-trigger. Kunting oras pa din, magiging okay na talaga. Antay lang, pupunta rin ako dyan sa bahay, bibisitahin ko rin kayo para magkausap na rin tayo, pati sila lolo. Yun, ingat ka lang lagi and alagaan mo yung sarili mo. The truth, no childhood is perfect. Nobody grows up without a scar. The lies, just because pumasok ka sa showbiz, nawawala ang sakit ng kamusmusan. The consequence, what won't kill you will only make you stronger. Lahat ng naging guest natin ngayong gabi ay patuloy na nakipagsapalaran. They are still standing. Ako po si Ricky Lo, Showbiz Trip Lang May Kaya. Showbiz Trip would like to thank the following. Guest Jeans.
Meza, a new level of dining. Yes Magazine, High Magazine, People's Journal, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics, Swatch Seasider,